pagpapangkat-pangkat ng mga kumpas gamit ang bar line sa 2-4 at 3-4 time signature. Music 4, quarter 1, week 4. Panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyaya na inyong ipinagkaloob sa amin. Nawa po ay patuloy ninyo kaming gabayan sa lahat ng aming gawain sa araw-araw, lalo't higit sa aming pag-aaral. Idinadalangin po namin ang lahat ng may karamdaman. Nawa po ay hipuin po ng inyong mapagpagaling na kamay ang kanilang mga sakit. Salamat po, Ama, sa lahat. Amen. Inaasahan sa araling ito na matutukoy ang gamit ng bar line. Magagamit ang bar line sa pagpapangkat-pangkat ng mga kumpas ng note at rest sa time signature. Tayo na't magbalik-aral. Panuto, kilalanin ang mga sumusunod na mga uri ng note at rest. Isulat sa inyong kwaderno ang tamang sagot. Sasabihin ninyo, children, kung ano ang pangalan o ano ang tawag sa mga note at rest na inyong makikita. Halina't ating iwasto ang inyong mga sagot. Tama ba ang inyong mga kasagutan, mga bata? Mahusay! Pagpapakilala sa aralin. Ang isang measure ay nabubuo sa pamamagitan ng pagsamasama ng note at rest at ginagamitan ito ng bar line upang makabuo ng pangkat ayon sa nakasaad na metro o meter. Unahin natin ang duple meter. Ang duple meter o 2-4 time signature, ang bilang na nasa itaas, ang ibig sabihin nito ay may dalawang kumpas sa bawat isang sukat. At ang bilang naman na nasa ibaba, ito ay kumakatawan sa kapat na nota na siyang tatanggap ng isang kumpas. Sunod ang triple meter o 3-4 time signature. Sa 3-4 time signature, ang tatlong bilang na nasa itaas, ang ibig sabihin nito ay may tatlong kumpas sa bawat isang sukat o measure. At ang bilang na nasa baba ay kumakatawan sa nota na tatanggap ng isang kumpas at ito ay ang quarter note o kapat na nota. Narito, mga bata, ang mga katumbas na kumpas ng note at rest. Tingnang mabuti ang illustration. Sa buong nota at buong pahinga ay mayroon tayong apat na bilang o apat na kumpas. Ang ating nota at ang ating pahinga ay may dalawang kumpas o bilang. At ang kapat na nota at kapat na pahinga ay mayroong isang beat o isang bilang. At ang kawalong nota at kawalong pahinga ay may kalahating bilang. Natatandaan niyo ba ito, mga bata? Okay, magaling. So dumako na tayo sa pagsusuri. Pag-aralan kung paano ginamit ang bar line sa pagpapangkat-pangkat ng mga nota at rest sa time signature. Tingnan mabuti, mga bata, ang hulwarang ritmo. May makikita tayo dito na una ay nasa palakumpasang 2-4 at ang nasa ibaba naman ay nasa palakumpasang 3-4. So tingnan mabuti kung paano ito pinangkat-pangkat o pinaghati-hati. Ano ang gagamitin natin sa paghahati ng mga nota at pahinga? Magaling! Ito ay ang bar lines.
o bar line. Okay, so ang bar line ang nagahati sa mga nota at pahinga upang makabuo ng hulwaran. Okay, so itong pagitan ng dalawang bar line ay tinatawag nating sukat o sa Ingles ay measure. Binanggit kanina na kapag meron tayong dalawahan o 2-4 time signature, ilan nga ulit ang kumpas sa bawat isang sukat? Magaling! Mayroong dalawang kumpas sa bawat isang sukat. Bilangin natin ang bawat nota, ang halaga ng bawat nota. Dito sa unang sukat sa 2-4 time signature, mayroon tayong makikita na isang quarter note at dalawang eighth note. So bilangin natin, tama ba siya na mayroong dalawang kumpas sa isang sukat? Okay, so makikita natin ang halaga ng quarter note ay isa o isang bilang. At ang kawalong nota naman o eighth note ay may halagang kalahati. So pag samahin natin ang dalawang kalahati, mabubuo natin ang isang kumpas. So pag pinagsama natin ang isa plus isa, magiging dalawa. So meron na siyang dalawang bilang sa isang sukat. Sumunod naman na sukat o measure. May makikita tayo dito na hating nota o half note. Okay, so ang half note equivalent o ang halaga niya ay 2 beats. So hindi na tayo kailangan magdagdag pa ng kahit anong nota o pahinga kung meron na itong, kung nandito na ang half note. Kasi kailangan lang ay 2 beats sa isang measure sa palakumpasang 2-4. Nauunawaan ba mga bata? Okay, so sumunod tayo dito sa ikatlong sukat. Kaparehas lang siya nung nandoon sa unang sukat, kauna-unahang sukat ng 2-4 time signature, di ba? So hindi ko na kailangan ipaliwanag. So dumako na tayo dito sa pinakang huling sukat sa 2-4 time signature. So meron dito na hating pahinga. Ilan nga ulit ang katumbas ng hating pahinga? Yes, dalawa. So kailangan pa bang maghadagdag ng isa pang nota or pahinga? Hindi na. Nauunawaan na ba mga bata? Okay, dumako tayo dito sa nasa ibaba, ang 3-4 time signature. Tingnan mabuti mga bata. So sa 3-4 time signature, kailangan may tatlong kumpas o tatlong bilang sa bawat sukat. So katulad din nung nasa itaas, ang pagitan ng dalawang bar line ay tinatawag nating sukat. So ayan, tingnan mabuti. So ang nakalagay dito ay isang quarter note at isang half note. Ang half note ay katumbas ay dalawang bilang, di ba mga bata? At ang quarter note ay katumbas ng isang bilang. So ilan silang lahat? Yes, mayroong tatlo kapag pinagsama ang halaga ng quarter note at half note. Okay, so naunawaan ba mga bata? Okay, so susunod naman na sukat, may dalawang quarter note at isang quarter rest. So tatlo ang bilang din ng bawat nota at pahinga na makikita natin. So tama lahat po ang nasa hulwarang ito ng palakumpasang 3-4. Nauunawaan? Okay. So, susunod na tayo. Gawin ang mga sumusunod sa sagutang papel. Gumuhit ng staff. Pangalawa, maglagay ng G-clef at time signature na nasa staff na ginuhit. Pangatlo, gumawa ng sariling rhythmic pattern na binubuo ng mga note at rest.
Gamitin ang bar line sa paghati-hati ng mga note at rest. Okay, kunin na ninyo mga bata ang inyong kwaderno. At subukan ng gawin. Tingnan ko nga kung tama ang inyong sagot. Tingnan ko nga ang inyong sagot, mga bata. Kaparehas ba ng ginawa ni teacher? So, ang ginawa ni teacher ay sa palakumpasang 3-4. Okay? Pero ang sagot sa inyo, mga bata, maaari ninyong gawin ay 2-4 or 3-4. So, ang ginawa ni teacher ay 3-4 times signature. So, ang sabi doon, gumuhit ng staff, isang staff. So, ang staff, ito po yun, yung merong ledger line. May limang pahigang linya. At isusulat daw doon sa staff o iguguhit sa staff ang G-clef. So, nag-drawing si teacher ng G-clef. At lalagyan ng time signature o palakumpasan. So, ang napili ni teacher ay 3-4 time signature. At ang sabi doon sa instruction kanina, gumawa ng rhythmic pattern, tatlong rhythmic pattern o pinagsama-samang mga note at rest. At gamitin ang bar line sa paghati-hati ng patterns o paghati-hati ng mga nota at pahinga. Okay, so ito ang ginawa ni teacher, children. Tama ba yung inyong ginawa? Magaling! Tandaan, ang panghati ay kailangan sa pagpapangkat-pangkat ng mga pulso upang mabuo ang isang sukat sa naglalaman ng bilang ng pulso o kumpas. Ang bar line ang tinatawag nating panghati. Sa ritmong dalawahan, ang mga pulso ay napapangkat ng dalawahan. Sa ritmong tatluhan naman, ay napapangkat ng tatlo-tatlo. Ang bawat sukat ay nakabatay sa kung anong metro o palakumpasan ang susundan. Ang unang pulso ay mabigat at sinusundan ito ng magaang pulso. Laging nasa unang bilang ang bigat o diin. Pagtataya. Sa inyong sagutang papel, gumawa ng 4 na sariling halimbawa ng rhythmic pattern sa bawat time signature. Siguruduhing napapangkat sa wastong katumbas na bilang ng kumpas ang mga ito gamit ang bar lines. Maaari nyo itong ipasa sa ating Google Classroom o kaya naman sa ating sa aking Messenger. Hihintayin ko ang inyong mga sagot, mga bata. Maraming salamat, mga bata, sa inyong kooperasyon sa ating aralin. Nawa ay mayroon kayong natutunan sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam! Please like, share, and subscribe, and hit the notification bell on my YouTube channel. Thank you! Muli, ito si Teacher Precious o Teacher Pre. Paalam!